we have is the venerated image of Our Lady of Lourdes. It's actually only extant image that was done by Manuel Flores, no, of Our Lady of Lourdes. There is a documentation done by the former superior of that time during the time of the World War, no, that it was indeed the bigger image that was saved during World War II. The smaller image, which was the first done by Manuel Flores, could no longer be traced, no, where it is. No, probably it was lost, or it was, no, among those who, which is a casualty of World War II. And ever since, no, it's the venerated image of Our Lady of Lourdes, no, most especially this image done by Manuel Flores. To save it, the friars brought it to San Agustin, no, and then later on it was transferred to UST, then it was transferred to Santa Teresita del Niño Jesús, and finally enthroned here at the National Shrine of Our Lady of Lourdes. Desapies is actually the bigger image that is venerated, at which yung paa niya, the feet of the bigger image, is kissed, kaya desapies, during the feasts of Our Lady of Lourdes. Hindi ka magsasawa na pag tingnan mo siya, no? And as I have seen, you, by looking at it, you would really be mesmerized by how she looks. The image now at the National Shrine is indeed very beautiful, and it's really a work of art. When we were planning for the canonical coronation of the image of Our Lady of Lourdes, we did not, at the onset, think of having it restored. Sabi namin, yan na lang, ganun, kasi maganda naman siya, no? Wala namang problema. No? But as we went along with the planning, no, and consulting some of the experts, first we consulted Father Hector Gonzalez of the Order of St. Augustine, Recollect, because he's one of the experts in museum and restoration. Nakita niya, merong parts yung image na hindi naman deteriorated. Sabi niya ganun, Father, she will be brought down and set on a canonical throne. And you would have her venerated by the devotees. And she will be seen at close range. Baka pag nakita nila yung image, magulat sila, might as well have it restored. One of the restorers that he recommended is Albert Foronda, and that's why we got in touch with him, and salamat sa Diyos, he is available for the restoration. Ako po si Albert Foronda, tubong Florida Blanca, Pampanga. Graduate ako ng nursing and then pasado ng board, and then nakapagtrabaho din sa different hospitals and communities. But college pa lang kasi ako, I was diagnosed with an on and off depression. Yung sakit ko, hindi na siya suited for the nursing profession. I decided to go full-time na eto na ang gawin. I know my Savior lives. I ask the Lord to let me find something worthwhile na pwede kong pagkakitaan, and at the same time, pwede ko pa rin siyang paglingkuran at saka ang kapwa ko. Na-found out ko na lang that I could carve. Let me just tell you that at that time, hindi pa ako Catholic.
there's this small voice inside me na nagsasabi na, what if one day I become a Catholic? Meron akong babae na napapanaginipan sa aking panaginip. I do not see her face, basta I know that she's a lady with flowy hair, and then nakikita ko yung mga kamay niya. I call her the lady with the beautiful hands. There came a time wherein tuwing nananaginip ako, ang instruction niya is go to mass, magpabinyag ka sa tubig. I don't know up to now who she was, but I would like to think that she is the Blessed Virgin Mary. I would like to thank the Lord na ipinunta niya ako sa trabahong ganito, kasi nakakilala ako ng mga tao which would lead me into the Catholic faith. I pour out my love to her through my arts. Lahat ng ginagawa ko, particularly yung mga images niya, they are a symbol of my love for her. I make it a point na sinasabi ko, if this image would be a gift to the Blessed Virgin Mary in heaven, karapat dapat ba siyang ibigay, ipresenta sa mahal na ina? Would she be happy? When I saw her, parang it would be impossible really na matapos ko siya on that date. Kasi parang kokonti na lang yung time. Magdarasal ako, sabi kong ganun. Hihingi ako ng tulong sa mahal na ina kung it will be the right and proper time for her to be restored at ako ang hahawak. Sana magpadala sa akin ang langit ng mga signs. May kapampangan na pare na member ng congregation ni na Father Eugene. Father Provincial nga daw is nag-message sa kanya na magdasal sila for the signs to be given. At ang sinabi niya doon sa last ng message niya, ang misa ko tomorrow morning will be for the signs to be given para sa restoration ng mahal na ina. Just the word itself, ayokong sabihin sa kanya na, oh padre, one down. Ikaw na yung unang sign. And then the other sign was for a certain person to tell me a personal experience tungkol sa Our Lady of Lourdes. Nag-post kasi ako Sinabi ko doon na parang status lang siya regarding the Our Lady of Lourdes. It's a female actually from Bulacan na hindi ko pa siya nakikilala, pero nagsabi siya sa akin na mula kaninang parang nung mabasa niya yung post ko na yon, it is as if may nagsasabi sa kanya na i-message niya ako and tell me the story of her mother nung time ng pinatubo. At ang sabi niya, there's this lady na I don't know kung meron nga siyang blue sash, because they believed in the family na yung ano na yon, na yung babae na yon na tumulong sa nanay niya na makahanap ng sasakyan para makauwi doon sa Bulacan is the Blessed Virgin Mary. So that was the second sign. The third sign, I asked the Blessed Virgin Mary to give me a sign regarding the flowers that are on her feet. Nagpunta kami sa aking psychiatrist, and then nakwento ko sa kanya na, o doktora, nagki-chemotherapy ka pa, and for your cancer, para hindi na siya magbalik, here comes another image. Pero hindi ko binanggit kasi na I want yellow roses. Basta ang sinabi ko sa mahal na ina, I want the particular flowers on your feet. Paakyat dun sa condo ni na doktora, there's this yellow silk rose na ang laki-laki niya. May mga kasama siyang red roses, pero siya namumukod tangi na dilaw. Pero ang sabi ko, hindi yan yun. Kasi I want a real rose. And then, merong antigong plato. At sa gitna ng plato, isa pink rose. Dead man na naman ako kasi pink naman siya.
But according to the account, sabi ko, pale yellow roses ang nakita on both feet of the Blessed Virgin Mary. Tapos ang sabi niya, ano bang tanong mo sa mahal na ina? The particular flowers na nasa paanan niya. Tapos ang sabi niya, roses naman yung mga binigay sa'yo. Meron silang image ng Our Lady of Lourdes. Di ako naman, parang ang sinasabi ko, hindi yan ang sign. Anong makikita ko dyan? Nag-message back si Doktora. Ang sabi niya sa akin, are you waiting for the sign of a yellow rose? Hindi mo ba nakikita na kakaiba yung Our Lady of Lourdes namin? Kasi pink yung rosas sa isang paa niya, and then yellow yung sa kabila. Hindi kaya gusto ng mahal na ina na padalhan ka ng pink at saka yellow? Oo, specific dun sa particular na gusto mo, na wala namang wala siyang value. Sige na nga, sabihin mo sa coronation committee, kahit na yung third sign, hindi siya naibigay, tatanggapin ko ang restoration ng Our Lady of Lourdes. And then that sign, nalaman ko dito na lang. It is because nung tuklapin namin, nalaman ko na ang mga rosas are pink nung una. Parang napaiyak ako na all the while, the signs were given me. Ako po si Josiah Duc Dondoyano, isa pong seminaryo ng Diocese of Novaliches at isang finance graduate. It was my idea actually na mag-volunteer. Tapos parang sinusubukan ko lang at hindi ko alam na papayagan ako ni Kuya Albert na tumulong sa kanya. Kasi I confided to him that I am also suffering from depression. Tapos parang yun yung naging middle way namin, kaya naging magkaibigan kami. Yung pag-volunteer ko dito kasi ino-offer ko siya as may prayer, kasi yung papa ko na nagkaroon siya ng kidney failure, tapos currently he's undergoing ng dialysis. Ang that title of Our Lady of Lourdes is very dear to me kasi yung presidium ko sa Legion of Mary, kasi I was brought up to be a legionary, is Our Lady of Lourdes, kaya nung bata ko very familiar ako. So actually, ito yung binigay ng papa ko dati na image. Tapos, very close to my heart din ang devotion ng Our Lady of Lourdes. Tapos yun, natutuwa ako kasi ito binigay ito ng papa ko. Tapos ngayon, tumutulong ako sa restoration ng Our Lady of Lourdes para sa papa ko. Ito yung first lesson ko sa kanya, yung Our Lady of Lourdes, yung restoration. Sabi nga niya, ang swerte ko daw kasi yung pagpasok ko sa world of Santo Arts, yung restoration ng isang venerada na image. When we first brought down the image, for the first photo shoot, we were so amazed by what we saw because from afar, we actually could not see these details. Tapos later on, because of the previous incarna, etc., and because of the new incarna that we have of the image, lalo pang lumabas yung mga detalye. Restoration kasi, it's actually bringing back kung paano siya nakita or ginawa nung unang artist na gumawa sa kanya, Maestro Flores. Gusto ko sana yun ang maipresenta for her canonical coronation. Restoration is super intricate, as in. And then with this particular image of yours dito sa Retiro, I want her to retain that title as the most beautiful image of Lourdes in the world.
ayun, nakita ko siya ng malapitan, tapos magandang-maganda nga siya. Kasi as an artist talaga, namamangha ko sa mga details. Like for example, the eyes. Ako, personally, I am drawn into her eyes kasi ganun, gusto ko yung ganun ng image ni Mama Mary. Hindi na, ang gusto ko kasi image ni Mama Mary, hindi yung titingin tayo sa kanya, pero yung ide-direct niya tayo. Kaya ang ganda-ganda kasi when we look at her, tapos tumingin tayo sa mata niya, ide-direct niya tayo kung saan siya nakatingin. Here, it is as if color siya ng gatas. Parang it's a creamy white. This particular creamy white color is the one used by Flores. Bakit ko po nasabi yun? Because this white is closest to the wood. The sash, we base it also on the Flores color of blue, which is, I think, the color of blue of the sky. It evokes a feeling of parang warmth and joy. These estofados are actually lifted from the original estofados that she has. Nakita namin na yung mga design sa kanyang manto, halos na andun din siya. Mapapaisip kayo eh, kung if the design on her manto were lifted out to create the metal works sa altar. Makikita ninyo na there is this design na dugtong-dugtong siya, na makikita mo ito ng buo. Nagre-research kami regarding the image on the tilma. Doon sa Our Lady of Guadalupe kasi, may sinasabi doon na upon her womb, doon sa portion na yon, may four-petal jasmine flower, which represents the dearest lady, our Blessed Virgin Mary, as the God-bearer. The four-petal jasmine flower, which you could see here, sa color niya, represents north, east, south, and west. God is everywhere. Kaya siguro siya ginamit. And then upon looking at the design of the church, we could see that there are many jasmine flowers, particularly the four-petal jasmine flower. The sleeves is, nakita namin yung design na to, consistent with the design dun sa laylayan ng mga angels. So we thought that the designs on her manto, on her sleeves, on her collar, were actually disseminated sa mga parts ng simbahan. So I thought na why not lift the design of the laylayan of her dress sa isa sa mga design dito sa simbahan. Even if the image is indeed beautiful, I am sure that the original one, Mary, our mother, is even more beautiful. But the image now at the National Shrine is indeed very beautiful, and it's really a work of art. Oh, Mother of the Word, incarnate, despise not my petitions, but in thy mercy hear and answer me. Tumawag ang aking doktora, and she was actually crying kasi ang sabi niya na yung mga oncologist niya nakita na parang bumalik ang cancer niya. So ang sinabi ko sa kanya, my work will be my form of prayer for you. And doktora, every now and then ang sabi ko, I sing the memorare for her. And para nga sa ikakagaling ng mga may sakit na COVID and many other diseases, particularly kasi nga she represents the health of the sick. Ang dami kasing test of faith na napagdaanan ko habang naandito ako. All the while I thought that not a single one of my friends would die.
while I am here. Dumating dun sa punto na hindi ko maigalaw yung tatlong daliri ko, and then hindi sila makahold ng brushes, ng pangliha. Itinatali ko yung liha sa aking mga daliri for me to be able to work. And I thank the Blessed Virgin Mary because I was able to transcend all the pain. Kung makikita sana ng iba, ng malapitan, of how intricate the lace work on her wrist and the necklines are, those were the times na ang mga kamay ko is nanginginig siya. This restoration is memorable. Unang-una dahil hindi siya normal eh. We are not in the normal times. We are in the in extraordinary time. So para sa akin, yung mga experiences ko dito is parang habang buhay ko siyang dadalhin. Dearest lady, I'm praying for Doctora. Protect her dearly. Protect her dearly. Dear Lord God, I'm asking for the intercession of the Blessed Virgin Mary to seek her aid. There are several nagsasabi sa amin na answered prayers. To which one significant is yung sa doctor ni Kuya Albert. Thanks be to God and Our Lady, gumaling si Doktora. Merong sa mga test results na very maganda naman yung mga kinalabasan. I know that she would offer for us, no, suffering, and all of us suffering during this time, a lot of consolation. No? That she would always ask us to pray as she clasps her hands in prayer. She would always ask us to look to the heavens and ask the help of God, no, at this moment. She would always give us hope, no, to be able to go on, oh, in spite of the things that have been happening to all of us. And she would be always there, the health of the sick, to intercede for all of us, no, in this hour of trial, no, in this hour of sickness. I'm not just giving her as my particular gift to the heavens and the Blessed Virgin Mary. I would like to give her as a gift to you, the youth, the young generation. Na sana, in your generation, you could preserve what this generation has done for her image. Punong-puno ng pagmamahal ang binuhos ni Mama Mary kay Jesus Christ. Ako naman, ang experience ko sa kanya mula noon hanggang ngayon, hindi niya ako pinabayaan. At tama nga si Jesus Christ na nandito siya bilang nanay natin. It's when you experience the Lord in the simplest of things that you become grateful. The sinning is mine, the art form that I create. But the sinta, yung pagtutugma ng dalawang bagay, that love is for her. I want the best for the Blessed Virgin Mary. I want the best for her son, our Lord Jesus Christ.